Mga kaibigan, ito ang ating iluto ngayon ng mga sariwang isda mula sa palengke. 4 na pirasong baby yellowfin tuna. At heto naman ang ating mga gagamiting sangkap para sa ating tuna adobo. Pwede niyong islice itong tuna, pwede rin namang hindi, depende sa inyo. Ito na rin ang mga na-slice natin ng mga sangkap. Meron tayong red onion at saka white onion. Yung white onion dyan, gagamitin lang natin mamaya pang decoration kapag nilagay na natin sa plate yung ating nalutong tuna adobo. Ganyan lang ang pag-slice ng mga ingredients natin. Iaayos na natin ngayon dito sa ating paglulutuan itong mga tuna. Iaayos lang natin ganyan. Pagtabi-tabihin lang natin silang ganyan para hindi nila mamiss ang bawat isa. Happy together. Baka kasi magkakapatid itong mga ito eh, kawawa naman sila. Lagay na natin ngayon itong mga sangkap niya, luya. Sunod natin dito ang bawang. Next ay sibuyas. Yung red na sibuyas, paminta, next ang suka, tapos ilagay naman natin ngayon ang pinakapangunahing sangkap, ang toyo. Hindi ito magiging adobo kung hindi natin may lalagay itong toyo. At syempre, huwag nating kakalimutang lagyan ng sugar. Kahit konti lang, mga 2 kutsara lamang. Ito ang mas magpapasarap ng lasa ng ating adobo. Kapag ka ang lulutuin natin ay walang mantika o hindi siya maglalabas ng mantika, mas maganda kung maglalagay tayo ng mantika para hindi siya matuyuan kapag niluluto natin ito ng matagal. Lagyan din natin ng sili. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ito magiging maanghang yung isda kapag hindi naman na-slice yung mga sili. Pero kung kakagatin natin talaga kapag kinain na natin yung isda, maanghang yun. Yan, niluluto na natin ang ating adobo. Kapag meron na siyang pressure, ilagay na natin sa pinakamahinang apoy. Tapos sa loob ng 1 oras, ito na ang kinalabasan ng ating tuna adobo. At tingnan nyo naman, katakam-takam. Napakasarap nito sa kanin. Siyempre, pwedeng pulutan. Kumusta naman kaya ang lasa nito? Di ating tingnan. Tikman. Wow, napakalambot. Wow, napakasarap. Ito na siya. Hindi ko na ipapakita.